Hi mga kanemishi! Welcome back to another skincare video. My name is Aya. Grabe ang tagal kong hindi nakapag-skincare vlog or nakapag-review, nakapag-share sa inyo ng mga bagong products. But eto na yon mga kamems, yung pinakahihintay ko. Ang tagal kong nagpahinga actually sa pag-review dahil alam nyo naman yung nangyari sa akin. Hindi ko alam kung nanonood ba kayo ng mga videos ko. Nagkaroon po ako ng mga pimples and ayun nga, peklat sa mukha na parang 2 months din yata yung nagtagal or tinagal actually ng mga pimples na yan. So ngayon mga kamems, meron ulit ako sa inyo na isi-share na bagong product and itong product na to, very trusted, I mean yung brand mismo, sobrang trusted and talagang maaasahan ko talaga siya, lalong-lalo na kapag kinakailangan. And I'm so happy kasi alam ko na marami pa rin sa inyo yung nagtatanong sa akin, Ma'am, si ano ba yung pinakamagandang pampahid? Bakit ang dami-dami mong ginagamit yet parang wala kang maisuggest sa amin na pampahid para sa mga melasma namin or sa mga pekas namin? So, ngayon mga kanemishi, masasagot ko yung tanong ninyo. Kaya kung naghahanap ka or namomroblema ka pa rin sa pekas mo, sa iyong melasma, sa mga peklat mo sa mukha dahil sa mga pimples mo or else nagkakaroon ka ng discoloration or hindi pagpantay ng balat sa leeg at saka sa mukha, baka ito na yung pampahid na hinahanap mo mga kanemishi. Kasi alam nyo ba, sobrang mura lang nito. Yun yung nakakaloko sa kanya kasi hindi pa yata ito haabot ng 100 pesos. So, hindi ko na siya papatagalin mga kanemishi. Ano. So, ito yung sa RDL whitening cream. So, 65 pesos po yung pinakamahal na nakita kong presyo nito doon sa Shopee. And meron din to sa Lazada. Pero hindi ko alam kung meron ba to sa mga designated stores like sa Watson's or else sa grocery store kasi hindi naman ako nakatira dyan sa Pilipinas. Pero, ang masasabi ko lang, parang hindi nga pare-parehas yung presyo nun eh. Kasi may iba na 23 pesos, may iba na parang 63 pesos. Yung pinakamahal, let's say 65 pesos lang. Diba? Hindi na masama yon mga kamems. Aside doon sa skin whitening na pwede niyang gawin doon sa balat mo, meron din itong kasamang moisturizer. So, nakaka-retain din siya ng moisture. So, bakit nga ba ito mabisang pampaputi? Or pantanggal or pampabawas ng mga hyperpigmentation, mga pekas natin sa mukha or sa ating katawan. Actually, ginagamit ko din to sa peklat ko, mga kamems. Sa 2 linggo na paggamit ko dito, okay na okay siya sa mukha ko and hindi rin ako nakaka-experience sa kanya ng side effects. So, meron itong Melawhite. Yung Melawhite is an active agent na makakatulong talaga sa pagpapaputi ng balat. So, yun yung pinaka powerful ingredient ng RDL Baby Face Whitening Cream para matulungan kayo sa pagwala ng mga pekas ninyo or mga melasma ninyo. So, ayun. And ipapakita ko sa inyo kung paano yung kanyang texture, yung kanyang consistency. So, yung kulay ng ating product ay white na white. Ayan siya. Yung consistency niya is like this. So, kapag ipapahid mo siya, makakaramdam kayo ng medyo mainit-init na sensation. Pero okay lang yon kasi alam nyo ba, kung gumagamit kayo ng RDL toner, is mararamdaman nyo unang-una na sobrang lamig yung balat ninyo. And then kapag magpapahid kayo nito, is parang manonormalize niya yung kumbaga lamig or hindi ko alam, basta yung cooling effect na ini-effect, diba, ng RDL toner. Lang, medyo malagkit siya sa balat, mga kanemishi, kaya din naman sa mga nakatira sa Pilipinas, ayun, expect ninyo na medyo may pagkamalagkit siya sa unang apply. Tapos, huwag kayong mag-alala doon sa amoy din nito. Hindi siya amoy gamot or else hindi siya amoy chemical. Napaka-mild lang ng scent nito and very gentle lang yung amoy niya once na in-apply nyo siya doon sa balat ninyo. This is for all skin type, mga kamems. Yun lang sa mga may oily skin sa umaga, Diyos ko. So, alam nyo na, i-expect nyo na mga kanemishi na medyo may pagkamalagkit siya sa mukha. Huwag nyo na lang ramihan kapag mag-a-apply kayo. Yung pinaka-importante is i-focus nyo na lang yung cream na to sa mga mancha-mancha ninyo. Like, for example, sa akin, dito sa aking pisngi, tapos dito sa aking mga peklat, ayan. Kasi dito sa pisngi ko, meron akong mga pekas na maliliit. Tapos ayun nga, yung mga konting peklat na lang na natira,
from the pimples na ayun, nagkaroon ako. So ayan, nakikita nyo naman dito, 'di ba? So parang ito na lang yung natira compared doon sa before na pagkakaroon ko ng mga peklat-peklat. Sobrang bilis nga ng pagpapaputi ng RDL na to kasi 2 weeks ko na siyang ginamit. Tapos ayun, yun na yung nangyari. Ayun nga, sa mga may dry ang skin, is I think this is the perfect cream for you. Nagre-retain talaga siya ng moisture. Alam nyo ba yung parang sensation ng Vaseline, yung mag-a-apply kayo ng Vaseline sa mukha? So ganun. Kung ayun ng ganun na ano, pakiramdam, is ilagay nyo na lang siya or ipahid nyo na lang siya doon sa inyong mga peklat or else sa inyong mga pekas, yung mga gusto ninyo na mag-improve yung kulay and yung pagkakaroon nyo ng mga wrinkles, kasi meron din tong anti-wrinkles or pang anti-kulubot. Tapos sa liig naman, huwag na lang kayong mag-apply sa umaga kasi, di ba, kapag umaga pawisin tayo or pag magtatanghali, di ba ganyan, pawisin tayo. So huwag nyo na lang siyang ilalagay. Sa gabi na lang kayo mag-apply. So, dalawang beses po itong ina-apply, sa umaga at saka sa gabi. And before kayo mag-apply nito, make sure na malinis yung mukha ninyo, nakapaghilamos kayo, nakapag-toner kayo. Ayan, kung wala naman kayong budget for the toner, okay lang din naman. Basta malinis yung mukha ninyo na mag-a-apply kayo ng whitening cream. Pwede naman to sa mga teenager, pwede din siya sa mga nagbubuntis, or sa mga buntis, or sa mga nagpapadede. Basta make sure lang na mag-patch test kayo. Para sa akin, parang feeling ko mas maganda to kaysa doon sa BL cream na gamitin. And kung melasma or skin whitening or else pang anti-hyperpigmentation, depigmentation, ganyan, yung hinahanap ninyong cream and pampaputi ng leeg, pampaputi ng mukha, pwede nyo tong subukan si RDL cream. So ayun mga kanemishi, kung meron man kayong mga ibang katanungan na hindi ko nasagot dito sa video na to, please let me know in my comment box section below. Maraming salamat ulit sa panonood nyo ng aking vlog and I'm so happy I am back again. Na-miss ko kayo mga kanemishi. Kaya din naman, hanggang dito na lang. Binabati ko kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. So, God bless you all, mga kanemishi. I will see you again in my next video. Bye!